How does adoption of biotech corn spread in a Philippine community? Who influences farmers to try out biotech corn? The process often starts when seed company agents or local agriculture traders introduce biotech corn to selected farmers. Technician na pumupunta dito sa amin. Sinabi nila na subukan nyo po ito. Sabi nila sa amin, dahil maganda po ang kalalabasan ng mga ani nyo, sabi nila sa amin, ma'am. Kaya sinubukan ko rin, okay din naman, ma'am. Nagpapademo sila noon una, kasi di ba namin kilala yon. Din kita namin na medyo magaan ang trabaho, di ka na magdadamo. So, yun na ang tinatanim namin ngayon. Nalaman ko lang po sa mga traders po. The early adopters influence other farmers in their community, including family members and relatives, those from adjacent farms, and friends. Si Madam Lydia po, La Pastora. Kasi kaya po kami nagtatanim ng bitcoin. Magaan sa trabaho, wala na pong problema sa carnivorer. Nagtitinda po sa dito po sa Barangay Dugayo. Kasi siya ang dealer ng palmer dito po sa Itiagi po. Unang-una po kasi talagang ayaw ko talaga magtanim. Pero nung mga kapitbahay namin umaani sila, gumaganan siya ganun. So na-encourage ako na nagtanim din. Kami mga farmers, balibalita na po yan. Kung ang RR talaga pwede, maganda. Yung nagpunta sa demo, yun na, ibalita mo na sa ano, kapitbahay mo kung ano yan, kung magandang RR, doon na sila gumaya sa amin. A deep sense of kinship, friendly relations among neighbors, and trust in fellow farmers speed up the adoption process. Technical support from cooperatives, local government units, and other organizations also help increase the number of biotech farmers in a community. Na-convince sila the time na nag-demo trial ako. So yung mga seed companies will be here once a week. Sinasabi sa amin kung ano yung gagawin namin with the intervention ng LGU at saka yung Municipal Agriculture Officer namin. So lahat kami, the co-op itself, nakita nila yung race nga ng DT at saka ng DT. In general, strong community ties facilitate the adoption of biotech corn among farmers in the Philippines.